Tulong na ilaw sakit. Ah, ito. Mura mag-diferensya ang unlot sa kan. Pag ganito yung mangyari sa talonghon natin, ang pinaka sospetsya natin dyan ay insekto. So yung klase ng insekto, kasi yan parang naninigas, no? Oo. And then lumiliit yung dahon. Dalawa lang yan, either mites o thrips. Ah, okay, may nakita ako. So thrips. So ito ay thrips, yan yun, napakalito. Kaya nga, kita ka? Yan yung murag na lumay kayo. Yan yung murag na yellow diyan. So muna yung nakaingon, tigab mo yung mga yun eh. Gari po do. Ano na, ito na yung lukso. Na? Ah, may white fly pa nga. Lukpad man? No. May white flies. Ano yan, nakaingon po tiyo. White fly. So muna yung nag-ghost ang... Dahon? Oo, yung kuhan yung dahon. Ano saan po yung kuhan na, sir? Kiraya itong yung Marshall. Dali ra kayo na. Nagbuwak naman eh. Why? Why problema? Marshall, insecticide man ang Marshall. Dili man itong foliar. Ah, Marshall lang? Oo, Marshall lang. Ay, tira na, karang mapatay. Tara kayo. So, titirahin lang natin ng insecticide ito, no? Systemic insecticide. Para mapatay yung mga insekto. Kung natural na paraan ng pag-i-spray ho natin. Ano lang? Sir, dito man ito gag-i-sprayhan ho, sir, na sir. Ay, ito naman ay... aphids. Ah, grabe, sobrang dami. Tiga na, oh. Karoon mo na siya. Yan, nakakalaban natin yung insekto. O niya, oh. Aphids. Spray, itong Marshall, hindi mo. Patay na siya? Oo, patay kayo na. Ah, dali na kayo na. Kung mag-spray ka, lalo na itong talong, pag nag-spray tayo, huwag lang hukuro sa ibabaw. Ano, may... o sa taas. Dapat namay... tirahin natin sa ilalim. Na may nuso na, sir? Ngat, oo. Oo. Karon, isprihin eh. Ha? Labong buntag pa. O yan ang hapon, sir? Ah, sige. Pwede rin ang hapon. Grabe, sir. Nakatap na, sir. Lakaroon po. So, ito yung dahilan pag humina yung pagtubo, lagi ho natin i-check yung ilalim. Yan. Dito yan nagtatago. Ang dami, oh. Marshall, makaitira. So, sir? Tira natin. Marshall insecticide. O kung may kartap, yung kartap hydrochloride, haluan natin ng sticker. Ano yun? Epektibo rin yun. So yung pag-spray ho nga natin, kung natural remedy, ano, yung solution natin, pwede na po yung dishwashing liquid, haluan natin ng vegetable oil. So yun yung i-mix natin sa isang litrong tubig. Then yung pag-spray ho natin, maganda ho bandang hapon na, kung, lalo na kung wala ng araw, no, para malamig-lamig na yung panahon. Kasi yung solution na ini-spray natin ay mainit po yung sa tanim. And then, in-advise din po na mag-sample muna, no? Na kahit ilang puno muna. Kasi iba't ibang lugar, iba't ibang init. Kumbaga, may lugar na masyadong mainit. Iniiwasan natin na mapasok. So, magkakaroon ng adverse response, no? Effects sa tanim. So, wag ho tayo mag-spray ng ganun, no? Yung dishwashing liquid at saka vegetable oil pag may araw, kasi masusunog yung dahon. So, yun po yung ginagawa pag mga maliliit lang pong taniman. Pero normal eh, sa mga nagtatanim mo ng mga pang-production, kailangan mapatay agad yung insekto para hindi na kumalat, kasi maapektuhan din yung performance ng tanim, maapektuhan yung production. So ayan, mayroong aphids dito, may tawag nito, white flies at thrips. Pero sa talong talaga, pag thrips ang tumama, nahalata natin kasi liliit nga po yung dahon tulad nito. Yan. Liliit. At para siyang naging ano ito? Plastic. Dito la dito. Normal. Pero di magtatagal. Mahawa nito pag hindi yun na-control yung isa. So, yan. Ito, susubukan natin na i-observe. Tanggalan ng unang bulaklak dito. Banda. The rest ay hindi, para meron tayong pagkukumparahan. That's it. Tingnan na lang natin kung ano yung maging result dito. Pwede mo sa nito. So, tanggalin yung unong bulaklak. Yan. Sige, sir. Nagbulig mo na siya, sir? Kanarang usa. Kanarang. Oo.
para lang ma sampulan lang nato. Pero makita niyo mo para ikaw mismo ba makakumpara ka nga ina ni Dayang estilo day. Gani nga ni sir ay. Okay. Oh, ma trips din to. Kuha gyapon ni sa material. So ito oh, trips din ito. Yan oh, parang mayroong kulay kulay kalawang sa likod. Inya ng hapon ito. Ganan na nila siyang talus. Palit na maglupad. No, na sir ay. Naka na naan dagan. White hop, green hoppers. Nagani. Wala tayong makita mites regardless kung anong insekto ito, sucking insects, yung thrips, white flies, aphids at maging yung mites, same lang din yung epekto, no? Hihina yung paglaki ng tanim, ganito yung maging hitsura ng dahon, hihinto sa pagtubo ng yung talbos, pero same lang din po ang ano yan. Spray, mapapatay din lahat yan. Gusto ko lang pong idagdag na pag nag-spray ho tayo ng insecticide, ay mas maganda po na haluan o samahan po natin ng foliar. Nang sa ganun eh, aside sa mapatay ho natin yung mga insekto, ay makakatulong ito para mas mabilis makarecover, no? Yung tanim mula doon sa pagka-damage ng dahon dahil po sa pagsipsip ng mga insekto doon po sa katas ng dahon. So yung foliar eh makakatulong ito para ma-enhance, no? Yung growth and development ng tanim. So mabilis lang lumago at sumigla yung tanim. So yung dahon o yung talbos na huminto sa pagtubo ay babalik na ito sa dati, kumbaga mag-produce ng panibagong talbos na malusog. So yung foliar natin pong gagamitin ay meron pong tinatawag na all purpose, ano, na kahit anong stage o anong edad po yung tanim ay pwede hong gamitin. O kaya gagamit po tayo ng growth enhancer kung yung tanim natin ay under vegetative stage, o yung foliar naman na pang bulaklak o pang bunga kung nasa reproductive stage naman po yung ating halaman.